there was an instruction from the president. I was there, Bongo and Leonardo was also there. Hindi naman po secret, Mr. Chair, kasi lahat naman ng chief PNP, RDPD, chief of police, alam naman nila eh. Ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si Rodrigo Duterte. So ibig sabihin po nun, given her role, ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Yes, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo ngang merong Davao boys and girls na nagpatupad ng war on drugs. Meron talagang reward system, ano yung mga amounts, ranging from yung small time pala na mga kahit inosente, 20,000 yung presyo, or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Neutralization talaga ang layunin ay pumatay dahil pala ganun kalaki yung reward na kanila makukuha, Mr. Chair. Magandang gabi mga kabalitaan! Panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Pero ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si Rodrigo Duterte. So ibig sabihin po nun, given her role, ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nag-implement po siya nun dahil kasama po siya dun sa mga na-mention kanina from NUPL, yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng COPLAN, you will also request po sa City Hall for the funding of the operation. So, Mr. Chair, ibig sabihin ay totoo ngang merong Davao Boys and Girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Kung ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan, ay for me, it's not relevant as long as yung process on how the funds... Nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations. Ito yung COPLAN. Tapos may reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po. Na pagdating po dun sa reward system, ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. Makakonfirm po ba yun ni Colonel Garma, Mr. Chair? Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. But true, there is a amount po per level. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100,000. Tapos kung narco cops, narco politicians or protectors ay 300 to 500,000. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops, or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba yun kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts? May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not familiar sa mga bracketing po, Mr. Chair. Napatay dun sa Davao Penal Colony ay dahil ang kanilang task di umano doon sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun, level 4 sila. Kaya naging 1 million per head yung presyo, kumbaga, or yung reward para sa pagpatay sa kanila. Tapos dahil tatlo sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kaya hindi ko nakita kung magkano ang, kung talagang mayroon pong na-classify sila kung anong level.
ay hindi ko po nakita kasi. Meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa. May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, dun sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa, based sa naging affidavit, gusto nating ma-confirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? Sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. So, mamimili ka lang naman eh. Mag-ooperate ka o intensify mo ang police patrol para wala kang mahuli at hindi po matuloy mangyari ang bentahan po ng droga. You just choose between the two naman po. How about nung naging national na or nationwide na yung scale ng implementation ng war on drugs? Kanino din kinukuha yung refund? Lahat po ay kay Colonel Leonardo, Mr. Chair. Doon talagang reward system, ano yung mga amounts, ranging from yung small time pala na mga kahit inosente, 20K yung presyo para sa kanila, tapos yung mga big time, kumbaga, tig 1 million bawat ulo. And from Davao ay naging massive ito hanggang sa buong bansa. Kaya naman pala ganado yung mga sangkot na mga pulis na kapag neutralization talaga ang layunin ay pumatay dahil pala ganun kalaki yung reward na kanila makukuha, Mr. Chair. Alam niyo po, Mr. Chair, during the drug war, sometimes po may mga nababypass din ng mga commanders. Ano bang ibig sabihin nung makaka-deliver? Halimbawa, is Colonel Marcos still here, no? So, anong ibig sabihin nung makaka-deliver? It's a lingo po sa PNP during that time na if you use the word deliver, ay mahuhuli mo yung malaking big fish. The PIDEA to make this presentation or this report before the Quadcom. Please proceed. So actually, sir, what I'm showing is the history of the PRR, this list. In several occasions, the former president showed list and mentioned drug personalities in his public appearances. On August 7, 2016, he mentioned Mayor Mabilog. In December 2016, the first president drug list, or popularly known as PRR, the list or narco list, was obtained. On September 28, 2017, the second list was obtained. This was merged with the first list. The total personalities combined were now at 6,191. In March 2018, the third list with 6,623 was received. The first, second, and third list was combined, removing redundancies, resulting to a total of 6,562 personalities. From May 14, 2021 to April 7, 2022, three remedied committee meetings were conducted. This is the current ID. The working database that is the product of remedied from the first, second, and third list. On the left is worksheet found in the new target list and original list. This contains five levels with description,
in a column for amount. This slide is a photo gallery of high value target found in the list. On the left, the new target list, original list, and ID list contain fewer photos than the one on the right with file name August 2020 and PRRD list Pro NIR. On the next slide, shows a photo gallery of alleged Binondo personalities found on the list. Just like the previous slide, the new target list, original list, and ID list on the left contain fewer photos than the one on the right. In both lists, DAPICOL personalities Jackson Lee and Wong Meng Pin are included. Our findings. There is indeed the President's drug list, commonly known as PRRD list. The three Chinese killed in DAPICOL are included in the list. The original list contained the amount column. Mayor Mabilog was not included in the original list until October 19, 2017. And Attorney Wesley Barayuga was included only in August 2020 and PRRD list. It was a list that was having a lot of revisions from the time that it started, correct? Yes, Your Honor. We checked on the list. We sent it forward. We sent it upwards for them to check on it, hoping that it wouldn't be, there would be no more names included, but it was the opposite. There would be names again that would be included. And so this continued until the third list. Actually, sir, starting July 4 of 2016, 5 days after the assumption, the President started showing already and announcing, showing in public the President's list. So where? What was the basis of that list? We only got the official list on January 4. Can you give me a ballpark figure? I was not able to look at the report, Mr. Chair. I cannot give the figure, Mr. Chair. Makamali po ako. As reported, the data shows that more than 100 was killed, which is drug-related operations. Mr. Chair, I cannot confirm or deny that data. And that is the data presented to us, not you. Mahigit isang daan ng buhay na nasawi. Ano po ang pinagbasihan po ninyong listahan? That was based on the reports from the BADAC, Mr. Chair, and intel reports coming from the intel of the our unit, Mr. Chair. Malaking pangamba, Mr. Chairman, is PDEA said that it was a working draft, this list. How many lives were lost during that time? The question now is, doon sa mga namatay at inoperate, ilan doon ba talaga yung inosente at hindi dapat nasa listahan? Kasi yung mismong listahan na pinagbabasihan, eh hindi pa nga final in nature, Mr. Chair. And then we can see really the loopholes in the implementation of this drug war. Mama Rohina, kasi dito sa sinabi mo rito that tinawagan ka ni Presidente, former President Duterte, 5 a.m. in the morning. And during that time that you were with him, kayo lang bang dalawa? No, Mr. Chair. Sinong kasama nyo sa sakyan? Yeah, it's just the two of us, sir, Mr. Chair. So, ikaw ang sumundo kay former President? I have my vehicle kasi, so nag-drive ako papunta doon. And then sabi niya, sasakay na lang siya sa loob na sasakyan. So you were driving the car? Yes, sir. And this is a usual thing for you to do with the former president when you were still the chief of police of Davao? Hindi naman, Mr. Chair. So hindi siya regular na ginagawa niyo na sinusundo mo siya doon or no? Kasi no, very no. Unusual yung... No, Mr. Chair, that was the first time first time to. Pinapunta ako doon. Yes.
At nagtaka ka rin dahil presidente na siya noon. President-elect na siya. Yes, Mr. Chair. This was May 2016. Hindi pa siya nag-oath. Yes, Mr. Chair. And do you have some inkling on what you were going to talk about or wala naman? Hindi ako nagtatanong kasi, Mr. Chair. You were denying your relationship with her, with him, right? Even there are issues about you and the former president having a romantic relationship in accordance to what we have read dun sa mga issue that was tackled by Montulfo. You will be denying that you have a relationship with the former president? Yes, Mr. Chair. At yung pagtitiwala sa iyo, paano nag-start yung pagtitiwala? Kasi there must be something on it. That's the reason why he called you and he was with you. And I am the only female officer present in the room. And I used to be the spokesperson of the station commanders because nahiya sila magtanong. So in other words, matagal kayong nagkasama sa trabaho. It's all about work. Yes, Mr. Chair. Walang something that niligawan ka niya o naging... To some, it would appear na parang nanligaw, but for me, it's just naman po, just work, Mr. Okay. Chair. Dito kasi may binabangkit ka, no? Yung, well, kanina na-mention na yun, yung tatlong level, no? Yung patayan, tapos babayaran, tapos yung pondo dun sa plant operation. Kasi binanggit mo dito na mayroong pondo para sa plant operation. And the Congress is allotting funds for a Coplan. Meron tayong pondo sa Coplan . Yes. Why merong pang pondo na binibigay? Is this a separate fund aside from the Coplan that are being utilized by the station? It's all the same? Yeah. Mr. Chair, in reality sa ground, wala naman talagang pondo binibigay ang PNP sa Coplan. Yung mga Coplan lang na napupunduhan, national level yan kung meron man. But station level, pag magkanda ka ng mga simultaneous service of search warrant, iko-Coplan mo yan because you need the support of other agencies, you will deploy agents, you need money, and you need to pay your agents. So, gagawa ka ng Coplan, hindi po yan ina-approve ng PNP. So, ang ginagawa ng local police, they would go to the mayor and ask for funding ng Coplan. Ganyan po ang normal na nangyayari po sa ground, Mr. Chair. Hindi po yung pupundahan ng provincial office o na regional office. So, in other words, walang pondo na nilalaan sa bawat istasyon kapag nagkakaroon sila ng Coplan. Contacted you. Is he Muking Espino? Parang Espino, Espina. Yeah, it's a stop po ni ano po yan sa City Hall sa office po ni Sir Bongo during that time. Stop to ni Senator Bongo? Yes po, during that time. Binabanggit mo dito that you learned from Arthur Nasolis via phone that Leonardo had been summoned by the president asked the PNP to look for Arthur Nasolis. What is the status of Arthur Nasolis with regards to this hearing, Mr. Chairman? Mr. Chairman, was he cited in contempt already? Was cited in contempt. He was, yes. He was already cited in contempt and there was an order for his arrest. That the structure of the intended task force would undergo changes. Ano yung changes na yun? Nung una po kasi, yung ginawa pong parang structure is masyadong, what do you call this? Very structured po siya talaga na merong head, Luzon, Visayas, Mindanao, and maraming staff. So, ang nangyari po is na-change, naging simple na meron ng in-charge, and then meron lang mag-verify siguro, mag-document, and etc. Tapos, yung structure na yung diagram na pinakita mo, yun yung sistema ng reporting? Tama? Yes po. And at the same time, yun yung diagram that the flow with regards to reporting and the reward system? Yes. Per assignment? Sir. Per individual? Pakiulit, sir. Ang sinasabi ko po, yung assignments of personnel or officers is based on the concentration of drugs, no? At the same time, wala pong task force dahil individual lang assignment ng bawat
trusted individual that should implement such Davao model. Ika nga. I'm not too familiar po kung ganun ang lahat ng setup, but to some, nangyayari po yon. Do you have any assignments under Ilizar? None, Mr. Chair. Oh, none? Oh, kita mo? You were assigned here not because you were brought or asked by General Ilizar. You were brought here to implement this project. I also understand that during the time, yung basic na instinct ng isang opisyal is promotion, of course some perks, or else, i-assign ka dun sa malalayo, or worst is, kakasuhan ka. And that happens, I have now the records. Lahat po, kahit yung kaklase nyo, kaya nga sabi ko nung kaan, 96, 97, marami pong magagaling dyan. Marami. Marami magagaling. But of course, some of you were forced during that time. Naintindihan ko yun. But of course, you cannot lie because we have all your assignments and all the deaths happen in your assignment. But sabi ko na nga, you were forced to do it because or else, yung isa nyo nga niyang kaklase o underclass nyo yung isa, he was dismissed because of, alam mo ano? Yung pota. Oh, ginawa siya ng problema. It turned out ngayon, yung motion for reconsideration niya, was considered. Kasi, ang basis is all about the quota. Ayun yung sinasabi ko. At least, ako ang sinasabi ko lang, alam na po namin lahat. Lalo na po ngayon si Ma'am Garma has already issued his affidavit. Mayroon pa po. But this time, we don't want this to happen again, even in the next administration. Whoever sits in Malacanang. And I ask you to help us. Because this is not for me. This is not for the Quadcom. This is not for the House of Congress. This is for the people of this country. Yun lang po. Sana po you cooperate and you execute your affidavit so that we can now end this interpellation. Kasi darating din tayo dun. Sabi nga ni Chairman Akop nung nakaraan, aabot din tayo dun. So, ibig sabihin, itong Peter Parungo, pagtitignan mo yung diagram, hindi ko siya makita doon. So, can you kindly explain where this Peter Parungo and who is Peter Parungo at ang pera doon kay Alias Muking? Mr. Chair, that is how Pedro described it to me when one time I was at CIDG and parang nagkaambot ng ulo, sir. Sabi ko, ano sabi niya? Sabi ko, bakit? Naku ma'am, baka ma-unlock na ako. Kasi every week, malalaking amount of pumapasok. Saan? Sa bangko, ma'am. Metro Bank, ganyan. Balak na nga mag-open pang ibang bank. To sabi ko, di mahirap yan pag ganyan. Ganyan ko siya. Kasi nahirapan na siya kasi nga sobrang dami na pumapasok. Yun ang reklamo niya na kamot ulo palabas ng opisina that time. And I was just outside the office. I asked him kung bakit ganun ang behavior niya. That's where I learned na siya pala ang pinupuntahan ng pera. Binanggit ba sa iyo na kung saan nanggaling yung pera ni Muking? Wala po. Si Pedro, yun lang po ang sinabi. Actually, hindi po personal po ng CIDG si Pedro. Ang may tao kay Peter Parungo ay si Colonel Leonardo. Opo, Mr. Chair. Pero palaging nandun siya sa PCSO, di ba? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po palagi. I think alam ko na po kung ano yung next question. Actually, noong 2019 when I assumed as PCSO, nag-wrap up na po yung war on drugs. I think tatanggalin na siya kasi wala na siyang role. And then nakiusap po na baka pwede, ma'am, magtrabaho na lang ako with PCSO kasi wala na akong tasking or whatever, sabi niya. O sige, sabi ko, I need liaison in Davao.
kasi sa mga relief goods operation, we will distribute and etc. So, I hired him, Mr. Chair, kasi wala na siyang work. Binanggit mo rin dito si Romel Baktat, si Rodel Serbo, si Michael Palma, at yun na nga, si Peter Parongo, were charged with the task of collecting and verifying information provided by police officers in the field concerning arrests or deaths of individuals named in the list of drug personalities and creating a summary report. All of these reports would been then been encoded and compiled by Lester Bergaño. The compilation is thereafter elevated to Leonardo, who will decide what level the arrest or killing was and its corresponding reward. Is this correct? Apidabit mo to eh. Yes, Mr. Chair. Do you have also knowledge about those other personalities who have been killed on the war on drugs? Like big personalities that you know about? Yes, Mr. Chair. It was a public knowledge. It was in the newspaper, like the couple na Odicta. Di ba namatay po yun? Mayor Halili. Ano yung kay mayors? Sa Calabarzon yan, Tony Halili? Region 4A. Yes, anong pagkaalam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about Chismis lang kasi, Mr. Chair. Ah, okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. So wala kang direct knowledge about it? Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, eh, na sino, sila. Sino yung nagmalaking yun? Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Albotra? Yes. Of Region 7? Yes po. Ano pangalan ni Albotra? Major Albotra na Region 7. Lieutenant Colonel nata. Ayan, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. So, it's a team that killed Mayor Tony Halili. So according it was really him, a planned according to him, Mr. Chair. According to during Major, that time kasi, Mr. Chair, kung meron ng grapevine, like it would appear na it is a operation, nagkakaroon ng code of silence. It's real talk, Mr. Chair, sa PNP, tahimik na. Matatakot na yung iba, matatakot na rin, even RDs would say na, oh, trabaho yan. Oh, huwag mong ano, trabaho. They will call, just call you and then it became a culture. Minsan i-process kasi mag-intervene ang NBI. Mas nakakatuwa nga kung NBI kasi talagang mas maganda pag ganun. Kaya during my time sa CIDG, nasa Cebu City Police ako, tuwang-tuwa ako pag NBI talaga mag-handle. Kasi definitely, magiging maayos po. That is why, sinasabi ko palagi, gusto ko nagka-hands off after the processing ng crime scene ng crime lab. Pag sinabi na victim na they want NBI, binibigay ko po. That's the reality on the ground, Mr. Chair. You can ask mga ground commanders and chief of police. What convinced you to come out? Sabi ko nga, I made some reflections, Mr. Chair. I commend you for your courage, Ms. Garma. And you also mentioned earlier that you were afraid for your life. Were there threats made against you? Mr. Chair, right now there is no threat. But knowing the capability of those persons that I have mentioned, they are in position, some of them are in position. They have the assets, capability and influence, Mr. Chair. At ngayon po, I'm just a mere ordinary person lang po ako. I don't have position, I don't have power, ganun din po ang mga relatives ko, and sino ba namang hindi rin matakot, which is normal po. Yes. So parang may parallel
force doon sa CIDG 11 na secret na naggumagawa ng ganitong war on drugs? Hindi naman po secret, Mr. Chair, kasi lahat naman ng chief PNP, RDPD, chief of police, alam naman nila eh, na nandun talaga. There was an instruction from the president. I was there, Bongo and Leonardo was also there, when the president mentioned to us that he wants me to join the team sa Malacanang to handle police and military affairs. Kasi po, sabi niya, it's too much kay Sen Bongo na i-handle lahat ng ahensya. Why were there a lot of deaths during your time as chief of police in Cebu? During that time po, sa Cebu City, I think there was this intense police operation. Kasi hindi lang naman po Cebu City po, Mr. Chair. Kung titingnan mo kasi yung statistics, pag nangyari sa Cebu Island, naging Cebu City ang tingin. During the initial 3 months of his assignment, you facilitated all meetings between Leonardo and Bongo at Leonardo's request. What did they meet about? Hindi po ako kasama sa mga meetings, Mr. Chair. I will just ask for a schedule para sa kanya po. So you're saying that rewards, there is no reward if you arrest. Wala pong reward. Opo. Pero kung may mamatay, may reward. Meron pong binibigay, may pinapadala po dun sa operatiba po na nakipag-communicate.